Good afternoon and welcome back to my YouTube channel. Gusto ko lang i-shout out at i-mention tong dalawang kabagis natin na nagtanong. Ito yung ating topic this afternoon. Kaya shout out kay kabagis na Margin Aldavi at saka kay Archie Davin. Sila yung tanong, mga kabagis. Same yung question nila na bakit ilang beses na kaming nag-try, kabagis, na mag-alaga ng fatty nurse. Minsan nga umabot ng 4 months pero hirap kaming abutin yung 100 kilos even live weight. So ito yung ating sagutin, mga kabagis, at ito din yung mga tips and advice ko or guide ko sa mga bagong mag-alaga ng mga fatty nurse at gustong mag-alaga ng fatty nurse, by the way, or matagal na kayo nag-alaga ng fatty nurse at gusto ninyong ma-experience yung mga kilo na hindi nyo pa na-experience before, yung mga bigat at laki ng baboy ninyo in a short period of time na hindi nyo pa na-experience. Gusto kong i-turo sa inyo at bigay sa inyo yung mga tips and advice ko, mga kabagis, or good practices ko about it. So just keep on watching, huwag kalimutang i-like, i-comment itong ating videos, mga kabagis, or all of my videos. Once tapos ninyo mapanood, please do leave a comment, and kung daan lang kayo sa ating channel, mga kabagis, huwag kalimutang i-subscribe yung ating YouTube channel, Kabagis Vlogs. And thank you so much again. Just keep on watching. Once again, salamat sa nag-question o nagtanong sa ating. Before ko i-explain yun, mayroon lang update sa ating mga subscriber and mga followers natin, mga kabagis, na nandyan palagi at na gustong mapanood yung ating daily upload regarding sa pag-alaga natin ng fatty nurse. So this time, mga kabagis, hindi pa rin ako nakakuha ng BA kasi nga pahirapan talaga makakuha ng BA, and I'm hoping by May, middle of May meron na talaga akong makuha ng BA. And i-update ko kayo dyan about that, mga kabagis, na kung makuha na natin yung ating gustong BA. May mga BA na available kung gustuhin talaga natin, but ayaw kong kunin yun kasi alam ko na hindi sila pasok doon sa gusto natin ng mga BA. At isa sa mga tips na gusto kong i-highlight about this topic, mga kabagis, yung pagpili ng BA ninyo. So just keep on watching kasi explain natin yan. So first thing, mga kabagis, I just want to acknowledge the question na umabot na sila ng 4 months, matagal na sila nag-alaga, bakit hirap pa rin silang kunin at abutin yung mga kilos na naabot natin in a short period of time. Pinakauna, mga kabagis, na i-consider natin, huwag yung bili lang ng BA ng bara-bara. Kung bili ka ng BIC na kasi gusto mo, katulad ngayon, I'm really looking for quality ng mga BIC. So matagalan talaga ako maghanap kasi nga I'm looking for a certain quality ng mga BIC talaga. So hindi yung basta-basta lang na available dyan sa gilid-gilid or available dyan sa Facebook, then kunin mo na. So isa yan sa tips natin na huwag natin basta-basta bilhin yung BIC. I-make sure natin, mga kabagis, na maganda ang source nito at maganda klase, lahi ng mga BIC. Paano ba malaman na malang maganda yung BIC na bili mo o klase? Unang-una, mga kabagis, you don't need to be very technical nun na. Dapat durok yan, dapat large white yan, pitrin yan, dapat ganito. You don't need to be very technical sa pagpili ng mga BIC. Ang unang-unang tingnan mo lang sa BIC mo is walang sakit, no? Pinakauna yan. Then before mo bilhin, i-make sure mo at least umabot man lang ng 10 kilos yung mismong BIC kapag itimbang mo na sila. So yan, mga kabagis, actually maraming beses na akong nag-upload ng mga videos like this, but pinaka una talaga na i-consider natin is yung pagpili ng mga BIC. We have to make sure na quality yun at umabot ng 10 kilos pataas, no? Yung timbang ng ating mga binibiling BIC, walang sakit. I-make sure din natin na before natin kunin, pakainin natin yung BIC, bigyan natin ng feeds sa mismong source, no? Kung for example, kukunin mo sila doon sa certain na backyard na area, or I mean may-ari, tingnan ninyo, pabigyan nyo muna ng feeds konti at tingnan ninyo kung gaano sila kalakas kumain. May mga BIC kasi na hindi ganun kalakas kumain kung pakainin sila. So pag tingin mong ganun, na hindi ganun kalakas kumain, mag-alinlangan ka nang kunin mo yon. Kasi kung kinuha mo yon, hindi malakas kumain, mayroon talaga yung problem na yan. Once nasa sayo na, mahirapan kang palakihin kasi hindi ganun katakaw kumain. Pinakauna na tingnan natin sa mga BIC natin, aside sa kilos na 10 above, is yung
katakawan sa pagkain, no? Dapat matakaw talaga sila sa pagkain, kasi kung matakaw, mabilis lang yan lumaki, mabilis lang yan bumigat. So tingnan niyo kung kumain ng mabuti before niyo bilhin or kunin sa may-ari. Okay? And then yun yung mga tingnan natin sa kung paano kaganda yung biig, gaano ka quality yung biig, gaano ka solid yung biig, no, when it comes to yung katawan nila, at saka yun nga, walang sakit. So mapapansin niyo, i-observe niyo muna kung may ubo ba yan, may sipon ba yan, basa yung dumi, wag din yung bilhin kung ganun. Kasi nga, sabi ko, mayroong available na mga biik na sana pwede kong bilhin or kunin. But ang iba doon, mga kabagis, kasi may mga sakit or may mga problema. At talagang hindi ko isugal yung puhunan na gano'n, na bara-bara lang ng pagpili ng biik. So pinaka-importante ang pagpili ng biik. Unang tingnan ninyo is yung kilo, gaano kabigat, no? Tapat 10 kilos above, yung pinakauna talaga, maganang kumain, no? Walang sakit, walang ubo, walang sipon, walang basang dumi, yung mga ganyan. At pang-apat is tingnan nyo rin yung mismong inahin ng biik. Makita nyo kasi yan sa inahin ng biik kung malaki ba talaga siya, or talagang may halong native ba to, or what not. But makita mo yan sa mismong source at saka mamapig yung mismong inahin ng biik. Tingnan nyo saan bang inahin dito, tingnan nyo muna at i-check ninyo. Kasi kung ano yung inahin dyan, 70-80% normally is magmamana yung mga biik nila. 20-30% lang yung makuha nila na characteristics or yung katawan or laki nila doon sa mga boar or mga yung nagkasta ng inahin nila. So yun yung base lang din sa mga naistudihan ko regarding sa pagkuha ng pagmana ng katawan, laki, kilos, characteristic, yung attitude ng baboy mismo. Talagang more on sa inahin talaga yan. Wala masyado sa nagkasta or boar, yung kanyang tatay, no? Alright, so next to that, mga kabagis, is yung doon tayo sa ating pakain. So yung pakain natin equals ating pag-manage at pag-alaga is talagang nakadepende yan sa may-ari or tayo na bumili sa biik. We have to make sure, mga kabagis, na at least nag-follow tayo doon sa guidelines ng mga feeds na ating nabili. At kung tingin ninyo mayroon ka pang ways na pwede mong i-apply na mas makatipid ka, pero the same lang yung result na yon, gawin mo. One of the best thing na na-observe ko, mga kabagis, kapag magpakain ako at gusto ko na in a short period of time, like 2.5 months or 2 and 1 week, is mabenta ko na, ang pinaka good practices talaga natin na na-apply na natin is pakainin natin sila nang gusto nilang maubos. And then kung gusto din natin umabot tayo ng 3.5 months to 4 months, pwede din tayong magagawa ng sukat at i-make sure natin na 3 times a day, at hindi tayo malugi at the end of the day, or once i-benta natin yung baboy, hindi pa rin tayo lugi. Again, may guide yan sa lahat ng mga brand ng feeds na pwede natin gamitin. May mga brand ay may mga guide kung paano natin sila pakainin. Ang sa lahat ng guide na yan, mga kabagis, sa lahat ng mga brand na nagamit ko, na napagtanto ko na mas maganda na one month pakainin ko talaga yung inalagaan ko na biik or baboy ng starter feeds. Then the rest, kayo na bahala mag-segregate kung ilang days, ilang week yung ibang mga pakain. Depende na kasi talaga yan kung 2 months and a half lang, or 2 months mahigit lang, ibenta mo na, or paabutin mo siya ng 3 months and a half or 4 months. Then kung magawa natin yun, mga kabagis, ma-execute natin yung within 1 month, mapakain natin sila ng starter feeds. Ito yung right after 15 days sa pakain natin ng pre-starter with booster feeds. So I'm pretty sure lalaki at bibigat yung mga baboy natin kapag magawa natin yan. At i-make sure din natin, mga kabagis, na magbigay tayo ng mga appetizer sa kanila, na mga dahon-dahon na pwede ding magamit at mapakain sa kanila. One of the best suggestion ko, ma-recommend ko regarding sa appetizer is yung kangkong, or no,
talbos ng kamote, second na yung kangkong. Kung wala nang talbos ng kamote talaga, pwede na yung kangkong na yan. Just to make sure lang na may appetite yung ating mga baboy, magana silang kumain at walang chance na magkaroon tayo ng problem sa basang dumi. Kasi even one day or two days lang na nangyari yan, napakalaking kawalan yan sa ating mga baboy regarding sa number of kilos na makuha nila kapag ka-event na natin. So yun, yung pakain, again, just look on the guidelines or guide natin sa pakain sa mga brand na gusto nyong gamitin. And then observe na lang kayo kung saan kayo doon mas hiyang at makita ninyo na i-apply nyo tong pakain na to para mas makatipid ka sa feeds. Kasi nasa sa atin na yan talaga yung pag-apply at pagbigay ng mga pakain na sa ating mga baboy. Kasi yung baboy na ilagaan mo, hindi yan katulad sa baboy na ilagaan ko, even if the same sila na 1 month, regarding sa kung gaano yung kalakas kumain yung batch ng mga baboy na ilagaan natin. So nasa sa atin na talaga yan to observe kung dagdagan pa, no? Kung bigyan pa, no? Ganun, kung i-stop na. So nasa sa atin talaga yan. And one other thing, mga kabagis, lastly, no, pakain, pag-aalaga, is yung ating pagbigay ng tamang vitamins, no, itong mga pangpurga. I wanna make sure na naintindihan natin yan na hindi porket na purga o na injectionan na yan sa may-ari ng mga biik na nabilhan natin, pagdating sa atin, dead man na lang, wala na lang purga-purga, wala lang vitamins hanggang sa ibenta. So that's the reason nga kahit umabot ka pa ng 4 months, kung binaliwala mo yung injection ng vitamins at purga na sa'yo for how many months, tapos ibenta mo after mo nalaga ng 3.5 to 4 months, pero binaliwala mo yan, then it's really difficult for you to reach ng mga number of kilos na na-reach natin. I have to make sure na yung mga inalagaan kong quaterners, sa first 15 days, mayroon na silang vitamins sa akin. First yun sa vitamins na bigay ko and purga. After that, I have to wait for a month. Then magbigay na naman ako din monthly na hanggang sa ibenta ko na yung baboy ko. May nagtanong kung okay ba na magpurga ka kahit ibenta mo na kinabukasan yung baboy mo. I have to address that na kung pwede natin silang purgahin a month before natin ibenta. Diba, kung for example, 3.5 months mo yung baboy mo na ibenta, nung pagka 3 months niya, at least 2 weeks yung gap before mo ibenta, din napurga mo siya o na vitamins mo siya. So wag yung kinabukasan ibenta tapos napurga mo. So may mga cases lang siguro kung nalagaan na ganyan yung nangyari, but mostly talaga is 1 month to 2 weeks na napurga o na vitamins ko bago ko maibenta yung aking inalagaang fatteners. And I guess that's the only thing, no? Huwag kalimutan yung tubig. Dapat unlimited talaga yung tubig, mga kabagis. Yung mainom nila, yung pig drinker, dapat nandyan ka o meron kang ganyan sa kanilang kulungan. Kasi anytime ang baboy gusto yung may access sa tubig na malinis na pwede nilang inumin anytime. Kasi yung baboy, mainit yung katawan, most especially mainit din yung feeds. Then they have to make way na makalabas yung init nila. And one of that is to drink more water. At also yung pag, kaya nga minsan nakita ninyo, higaan nila yung kanilang dumi, yung ihi, kasi they want to release that heat. At dapat matulungan natin sila kung paano nila yan ma-release. Kaya nga, I'm suggesting to give them or to paliguan mo sila, no, ng unlimited or anytime na pwede mo silang mapaliguan lalo na mainit yung panahon at malaki na yung mga baboy mo. So, yun lang siguro, no. I hope na address ko yung question. And again, thank you so much sa lahat ng patuloy na nag-suporta sa ating channel, sa lahat ng mga nag-comment. At pasensya na minsan hindi ko on time makabigay ng sagot sa mga comments, but I'm trying my best to get back to you at mabigyan niya ng sagot yung mga comments ninyo. And again, thank you so much sa lahat.